Hello Pilipinas, hello Mindanao, Luzon and Visayas. Yeah. So today magra-ride lang tayo dito sa kahabaan ng Diversion Road of General Santos City. Yeah, madaming mga bago dito, mga karepang. Isa na dito yung tinatawag nila na Center Island. Eh, hindi naman ala ata to Center Island. Barrier, concrete barrier, pero kung meron siyang lupa sa gitna, possible na matatawag natin Center Island. Pero parang Center Island siya eh. Yan mga karipang, iwas overtake na dito, no? So, or lalabas sa kabilang lane, counter flow, mga tinatawag na ganyan. Kaya maganda na yung diversion daw dito. Pero sa ngayon, ingat-ingat lang tayo dito dahil nga under construction for sure. So possible madami pa din mga tawag nito, mga equipment na natitira and signage na hindi mo makikita minsan. Kaya kapag dumaan ka dito sa Diversion Road ng General Santos City, dahan-dahan lang muna tayo mga karipang. So as you can see, we're here now sa crossing ng Connell Road and Diversion Road. Shoutout nga pala sa lahat ng mga masugid natin at taga-subaybay. Siyempre sa mga nagko-comment, nagsishare, nagla-like. Yan, maraming thank you sa YouTube natin at dito sa Facebook. Even sa TikTok natin mga karipang, maraming daghang salamat sa suporta. Shoutout sa inyo. And God bless sa inyo. Pagpalain kayo parati ng Panginoon. Araw-araw kayong pagpalain ng buong may kapal. So alright, dito lang muna tayo sa kahabaan ng Diversion Road ng General Santos City. Siyempre mag-joyride lang tayo dito, road checking tayo dito sa mga hindi pa nakapunta, lalong lalo na sa mga taga dito na nasa labas ngayon, OFW. Shoutout sa inyo mga karipang na mga gustong mag-update kung ano na yung status ng General Santos City, kung maganda pa ba, maganda na ba, or ganun pa din ba dati. So madami kasi nagtatanong din sa atin kung ano ba nung status dito sa General Santos City. Siyempre, as a content creator na parati namang tumatakbo bilang isang motorista dito sa General Santos City, ay yun, isishare din natin yung experience natin dito sa lungsod ng Gensan, no? By showing the roads and other, pwede natin ishare sa kanila. And syempre, itong daan na tinatahak natin ay papunta na ito sa crossing ng Mabuhay Road. Yan, Mabuhay Road, Diversion Road dyan. So, napakaganda talaga dito, napakaangas talaga dito. Kaya nga, pag gabi dito, maraming yung tinatawag na drag racing. Pero iwan ko lang kasi nga, minomonitor na din yan dito ng ating mga otoridad para makansila or hindi ma... ano tawag niyan? Hindi makabuo ng events ng drag racing dito. Pwede naman mag drag race as long as kompleto yung mga dokumento natin na pwede bang mag anong tawag niyan, mag drag race dito, or permission, meron bang permit na pwedeng mag drag race, kasi nga may mga drag racers tayo. Pasensya na sa inyo ha, lalong-lalo na sa mga drag racers lovers talaga dyan. Ayan. So, nagda-drag race kasi sila dito one time na walang permit ata. So, yun, may nag-report siguro. Yan lang naman yung mga problema ng mga drag racers lovers natin. Na yun, syempre, yung mga tumitira dyan sa tabi-tabi kung saan gumagawa sila ng event kasi maiingay yan eh. So, yun, nagre-report sila na meron ditong nagda-drag race during this time, which is disturbance na sa community. So, kaya yun. Pero, gusto ko din manood. Manood lang. Ayaw ko lang makipag-karera. Gusto ko maroon ng drag race kasi nga ang angas-angas din yung tingin. But, yun nga yung sinasabi natin na ilagay natin sa lugar yung mga ganyang klaseng events. Dapat meron talaga tayong permit, a permit to operate that such a kind of events para iwas sa reklamo, ay iwas tayo yung, ano tawag niyan? Iwas makareklamo yung ibang tao, parang ganun, no? Kasi nga meron naman kayong patunay na that event or current event is permitted, ay approved by the ano ba yan, by the barangay, by the city or whatsoever. So ganun, kasi nga ginagawang praktisan yung daan, lalong-lalo na kapag ganito ka straight, talagang praktisan talaga yan. Kahit hindi mga drag race, mga kapwa ko motoristas natin, pinapraktisan talaga nila yung mga mahahabang
daan. Kahit ako minsan kasi nga tapos ganito, medyo maluwang pa yung daan. Ang sarap talaga magpiga pag ganitong klaseng daan, no? Gipiga mo lang ng piga. And then dito na tayo sa condolence to the family of this, hindi ko alam kung anong ano to. Meron ditong cute na aso ba to, pusa, aso sa kotse. So condolence lang sa family ng ano nito, ano to, parang ililibing na ito pag ganito. So yun, tumaan na tayo, direkta pa rin dito hanggang dito. Ginagawa pa rin yung tinatawag na Center Island, mga karipang. Papunta na ito ng Tulay. And meron ditong checkpoint. Checkpoint talaga. Checkpoint ng police station. Every night tatayan sila dito. Or I don't know kung anong schedule nila dito. Basta may mga schedules yan sila dito na magpo-posting. Kasi nga isa din itong parang, kaya nga tinawag na diversion road. Kasi nga divert eh. Pwedeng papuntang Marble, papuntang Davao. Di ka nadadaan sa sentro ng daan ng General Santos City kasi nga pwede ka nang dumaan dito. And the road is so very big, wide and clear. So there are lots of big vehicles and more vehicles na possible na magta-transport ng something not good, like illegal logging. Illegal things like shabu, marijuana, whatsoever. So ayan, kailangan talaga nila mag-posting dito to prevent that such kind of thing. Yeah. Actually, maganda talaga dito sa Diversion Road. Lalong-lalo na dito sa May Tulay. Talagang spalto na mga karipang. Dati ang malubak talaga yan dito. But now, look at that one, mga karipang. Napakaganda, napaka-wide. Itong Tulay dati, maliit lang ito ha. Pero ngayon, tingnan mo kung gaano nakali-kaliit. Kalaki, mga karipang, talagang mapapasabi kong wow, kung kaya ko lang ano tawag niyan, pakawalan yung dalawa kong kamay sa monobela. Talagang ang sarap, nakaka-amaze mag-ride, nakakawala ng stress, promise. Kaya nga pag minsan problemado ako, stressful ako nagra-ride ako, kasi it can gives me marirelieve yung stress ko, kasi parang nagagandahan talaga ako eh. Yun din siguro yung mga feelings ng mga kapwa ko motoristas, mo to ride to relieve stress, to ride to relieve pain. Tama ba yung sinasabi ko? Oh my god, basta nakakawala ng stress, mga karipang. Ang ganda, promise. So currently, ayan, nadaanan na natin yung pangalawang Tulay, kung saan kinoconstruct na naman, pinapalaki na naman yung Tulay doon. And papunta na tayo ng round ball ng Sinawal and Apopong. So national highway na ito dito, mga karipang, dito na area pag-apak ng tawag nito round ball. Pero hindi na ako lalagpas dyan, dito lang tayo sa may Hinalang. Hinalang, masarap yan dito, mga karipang. So yun na, mga karipang, dito ko na lang ito tatapusin. Kung bago ka pa lang dito, welcome sa ating channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe or mahilig ka sa mga video na ito, ayan, click the subscribe button and click the bell icon katabi ng subscribe button. Click all para parati tayong ma-notify sa mga bagong updates. And again, mga karipang, ako si Mikko dito sa Mikko TV, and I'm saying have a wonderful day. Bye-bye and I love you. Subscribe, like, share, and follow. Babus. Mwah.